kayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nalait sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagkisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yeso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng walang kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katakpangang ipinakita ni Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag si Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumusunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dinig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tuldan ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo.
Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dinignig mo ako at pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang malulubos. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At welcome po sa parokya at pamasang dambana ni Santo Padre Pio. Ganun din, tayo kasama natin na sumusubaybay sa himpilan ng radyo ng National Shrine, ang Radyo Totoo, ang radyo ng Archdiocese, at ganun din yung mga kasama natin sa banal na misang ito sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Sila'y kasama natin sa banal na misang ito at dumadalangin din at humihiling ng pagpapala at kagalingan kay Santo Padre Pio. Pagnilayan natin ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa mabuting balita, dito si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. Sabi, pitong demonyo ang pinalayas sa kanya. Kung ating iisipin, bakit sa kanya unang nagpakita si Jesus? Pwede namang sa kanyang mahal na ina o kaya sa kanyang mga alagad. Pero
sa kanya kauna-unahang nagpakita sa Jesus, kung saan kita natin ang kanyang nakaraan. Kung tao ang titingin, ay siya'y napakasamang babae. No? Pero sa Jesus, ay sa kanya kauna-unahang nagpakita. No? Marahil kung ating titingnan bilang tao, na talagang ang Diyos ay kakaiba, no? Kakaiba. Siya'y pwedeng sabihin natin na bakit ang Diyos hindi unang nagpakita sa mga banal, no? Sa mga taong matuwid. Pero ngayon, kita natin si Jesus ay unang pagkatapos niyang mabuhay, siya'y nagpakita agad sa isang babaeng tinaguri ang prostitute, makasalanan, no? Gustong patayin ng mga Hudiyo. Mga minamahal na mga kapatid, no? Sapagkat siya'y nagbalik loob sa Diyos. Hindi na tiningnan ng Panginoon ang kanyang nakaraan, no? Kita natin nung si Jesus ay bago siya dumaan sa kanyang passion, sa kanyang paghihirap, siya'y binuhusan sa paan ng mamahaling pabango, nag-alay ng pagmamahal si Maria sa kanya. Si Maria Magdalena, binigyan ng sabi ngayon yung pinakamataas na uri ng pagmamahal si Jesus. At doon kita ni Jesus ang kanyang pagbabago ng kanyang buhay. Ngayon, ang isang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos sa kanya kauna-unahang nagpakita sa Jesus. Mga minamahal, sa ating buhay, kung ating ilalapit ito sa ating buhay, marahil kung titingnan natin ang ating nakaraan, marahil mas matindi pa sa sinapit at pinagdaanan ni Maria Magdalena. No? Pero titingnan din natin bakit ang biyaya ay hindi din ganon kalapit sa atin. No? Tayo dumaan din sa kanyang nakaraan. Pero bakit para bang ang hirap ng biyaya? Marahil ngayon pa'y nakakaranas tayo ng sakit, karamdaman, o ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Marahil ang kulang sa atin yung pagbabalik loob, yung pagmamahal sa Diyos na ibinigay ni Maria, no? Pagmamahal, no? Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay abot sa lahat, wala yang pinipili, no? Ang pagmamahal ng Diyos ay abot sa lahat, wala yang pinipiling makasalanan o banal, abot sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Ang tatanungin lamang ay ikaw, ako. No? Mahal mo ba ang Diyos? Kaya bang tanggapin ang kanyang pagmamahal? At ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos ay pagbabago ng buhay. Kaya nga itong buong nakaraang mahal na araw, Holy Week, o kaya itong buong panahon ng Kwaresma, tayo'y binigyan ng pagkakataon na magkumpisal, magsisi, at itong pagkabuhay, naway ito'y panibagong buhay na rin sa atin. Huwag na nating babalikan ang kasalanan. Marahil kung inyong matatandaan, ang isa sa mga sinabi ni Jesus nung si Maria Magdalena ay nahuling nakikiapit at siya gustong patayin ng mga tao, ng mga Hudiyo, dumating sa Jesus, anong sabi ni Jesus? Sino man sa inyo ang may kasalanan ay siyang maunang, walang kasalanan ay siyang maunang bumato. Alam natin, walang bumato. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ako man ay hindi ka para husgahan. Bagkos, humayo ka na, huwag ka nang magkasala. Napakaganda ng sinabi ni Jesus. Ako man ay hindi ka para husgahan. Pero, humayo ka na, huwag ka nang magkasala. Meron ulit siyang pabaon sa uli. Anong sabi niya? Huwag mo nang babalikan. Baka diyan ka pa abutan. No? Baka kung ano pa ang masamang mangyari sa iyo.
Kaya nga, marahil si Maria, nung siya'y makaranas ng pagmamahal kay Jesus, hindi na niya binalikan ang kasalanang pinagsisihan na niya. Sapagkat alam niya ang bili ni Jesus sa kanya, baka kung ano pang masamang mangyari sa iyo pag muli mong binalikan ang kasalanan mong pinagsisihan muna. At yan din ang paalaala sa ating lahat. Tayo'y nagbalik loob na sa Panginoong Diyos nakaraang panahon ng Kwaresma. Huwag na nating babalikan. At pag hindi natin binalikan ang kasalanan, kita ninyo ang nangyari kay Maria Magdalena. Sa kanya kauna-unahang nagpakita ang Panginoong Jesus. Ang mga alagad naman ay hindi agad naniwala sa ibinalita. Hindi agad naniwala hanggang sa si Jesus ay tuluyan na nagpakita sa kanya. Sadya namang ganyan ang tao. Ano? Tayo ay dahan-dahan at utik-utik talagang lumalalim sa ating pananampalataya. Hindi naman biglaan ang paglalim agad natin sa pag-ibig at sa pananalig sa Diyos. Kung ang mga alagad nga, kailangan pa ni Jesus magpakita para maniwala. No? Tayo man sa ating panahon ngayon, nangyari yan. No? Nangyari sa mga alagad sapagkat tayo sa ating panahon at nakita natin na nangyari sa mga alagad para tayo ay mas mabilis na maniwala, hindi na kailangan sa Jesus ay magpakita pa sa atin. No? Kailangan ito'y nangyari sapagkat para tayo man ngayon sa ating kapanahunan, mabilis tayong maniwala. At kita mo, at kita natin ang nangyari. Kahit mahina ang pananampalataya ng mga alagad, sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo, sa buong sanlibutan, at ipangaral ninyo ang mabuting balita. At yan ang ating napakinggan sa unang pagbasa. No? Kita ninyo ang mga alagad. Kahit na ikamatay nila, sila'y nakatindig sa harapan ng mga Hudiyo at sila'y nangangaral, nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. At ni isa'y walang makahadlang sa kanila. Ganon katapang at katibay sila. Kaya nilang ipangaral ang pangalan ni Jesus. Nawa sa ating kapanahunan ngayon, matapang ding tayong ipangaral ang pangalan ni Jesus sa lahat. Naway hindi tayo mahadlangan ng ating pansariling intensyon o kaya'y kapakanan para mapigilan ang ating pangangaral sa ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. At napakabisa ng pangalan ni Jesus. Kita ninyo, maraming gumaling na palakad ang mga alagad sa pangalan ng ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Yung lahat ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inapay na
bulak ng bagong tipon. Inumin nagbibigay sa milang kalakasan. Purihin ka, Diyos Ama, lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapagmahal. Sa iyo kami lahat ay magdidiriwang. Tanggapin mo at gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang anak ng bagong tipon, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Di man karapat-dapat kami maglalakbay, tanggapin mo ang aming hayag dalay. Sa pananalay naming reyna at ina, dalhin kami kay Jesus. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo at gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alam ng bagong tipon, bibigay sa amin ang kalakasan.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong simba, sambayanan, na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Mag-isuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid na simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ngayon, ang mga taga-basilika at parokya ng Immaculada Concepcion sa Batangas City upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng ossuary extension. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang ating hari at manunulat.